Kaya naman move din yung yung live ni namin ni Ate. Hindi kami magkatagpo ng ano. Oo, dahil schedule. Busy din naman talaga. Mm-mm. Pero yun, malapit na ang PVL kaya talagang super busy sa pagte-training. Ayan. Syempre nag-focus din ako ngayon January kasi nga medyo bumigat tayo ng December dahil ay! Hoy, wala ko sabang bigat. Wag ganyan. Nag-enjoy tayo sa Christmas and New Year. Deserve natin yan, guys. Pero, syempre, dahil January na, 2023 na, so, bumaway-bawi lang ng, ano, ng pagda-diet. Ganon. Ah, parang hindi ako yan. Hindi ako yung nagda-diet. Hoy, pero pagdating ko sa Manila, ayan, gagayahin ko na si ano, si Idol Gemma, mag-volleyball na ako ulit, makikitraining ako, ganyan, kasi dito sa Cavite, walang chance pumayat dito. For the kain-kain lang dito. Maglalaro ka, PVL? Hindi, be. Siyempre, hindi. Ayaw natin ng bashers, eh. Ano lang ako, makikitraining lang ako sa UC kasi isa talaga yan sa kinaka-depress ko. Yung, yun nga, yung di ko masuot yung gusto ko. Lahat talaga ng gamit ko, sikip. Tapos, parang as much as gusto ko mag-workout, hindi talaga ako maka-ano dito, maka-inarte dito. Kaya, mag-move na kami ulit. Pabalik-balik lang kami. Babalik na ako ng Manila para, sabi ko, makikitraining muna ako sa USD. Kailangan pawisan tayo, Mars, nakakaloka for the balloon na talaga ako. But anyway, nabanggit mo nga, puro PVL preparation. So, mamaya pag-usapan din natin yung PVL side. Pero another thing din na pinagpipreparean mo ay SEA Games, tama? Mm, yes. Kailan ba ang ano, ang SEA Games? May 5 to 23. Oh. Ito ay, second mo na ba? Second SEA Games? Second. Ah, second SEA Games. So, ayan. Ang training ni Gemma po ay twice a day. Kaya, kahit na nami-miss niyo siya, eh, ipag-pray niyo din siya. Dahil, ang alam naman natin na pagod na talaga to si Akla sa dami ng ginagawa niya. Nadagdagan pa kasi may national team pa. So, syempre, yung safety niya, ayan, ipag-pray din natin para healthy siya sa PVL at saka sa, ano, sa SEA Games. Pero, speaking of break at nabanggit mo rin kanina, nag-enjoy ka ng December. Ang isa sa mga ganap mo ng December ay nagpunta ka sa Siargao. Ayan, chikahan mo naman kami kung ano yung mga experience mo sa Siargao. Complete kayo doon, no? Family, yeah, kababawa. Yeah, oo, lima kami. So, first time namin yon together mag-travel ng ibang lugar kasi, so ano din kasi yung parents, yung family ko, sobrang busy sa work, ganyan. Kasi syempre teacher din, wala silang time para mag-break. So, kunyari pag magbabakasyon ako, kunyari walang volleyball, sila naman may pasok. So, yun lang talaga yung perfect time talaga na magkakasama kami. And Christmas pa. So, nakakatawa kasi yung mga activities na, alam mo, hindi na kayang gawin nila, ginawa nila. Kasi, nag-surfing ang parents mo? Ay, pak! Taray! Yes. Oh. Diba? So, yung father ko sobrang nag-enjoy. Sabi niya pa, ang sakit na ng tour niya, pero bida-bida siya nag-surf. Tapos, yung mother ko din, tapos si ate, lahat, basta kaming lima, nag-surf kami. And yun talaga yung hinihintay ko din na gawin nila. Pero, ayun, kahit mahirap, ginawa naman nila. And then, island hopping. And sila kasi, lalo yung parents ko, sobrang ma-appreciate sila sa nature, yes. Kaya so, nung nakita nila yung iba't ibang part ng island dun sa Siargao na parang, wow, ang ganda, na ganito yung nagawa nila dun sa island, grabe yung binibigay nilang importansya sa dun sa island na kung saan sila nakatira, ganyan. So, natutuwa din sila dun sa mga tao kasi sobrang bait, ganyan. And nakifeel ko din yung peace ko dun sa Siargao kasi talagang may mga nakakakilala naman din, pero yung parang mas binibigay lang nila yung privacy ko. Right. Space, ganun. Yes, so, tama behavior, ganun guys, ganun kasi. Huwag yung... Papapicture sila or gusto nila akong makausap, ganyan. Parang okay lang ba, mag-ask sila. Or minsan yung may naghintay kasi kumakain din kami. Mm. So, parang sabi ko, pwede umamaya, ganyan. So, nakakatuwa naman, mga bata sila. Mm-hmm. So, naghintay talaga sila para makapagpa-picture or ma-meet ako. Hala, ang saya sa Siargao, walang baby bra. Naghihintay sila ng maayos. Eh, nakakatawa, merong isang bata. Para kasing nasasakyan siya.
Tapos, so my gosh, sabi niya, si Gemma! Ganyan-ganyan. Sabi niya pa, kuya, itigil mo. Pero hindi niya tinigil. Kasi parang nakikisakay lang siya. So, nakakatuwa lang na sobrang happy niya na nakita niya ako ng gano'n. Tapos, ang saya lang. Well, naglalakad lang ako doon. As in, hindi ako nakamask. Pero, nakakapaglakad ako ng, alam mo yun, matiwasay. Party. Yes, ng matiwasay. Tapos, yun, party-party. Siyempre. Party-party. Ah, nakita ko yung mga post niya ni Sedi. Yun. So, kasama ko si Sedi. Parang 3 days straight. Party-party lang. And, alam mo yun, parang, wala lang, na-feel ko lang din na maging normal dun sa Siargao. And madami, sobrang ganda na din ng Siargao kasi dami na ng activities, ganyan. Or hindi ko lang siguro masyado na-enjoy last time kasi siguro nga din onti pa yung mga nagagawa. Ah, nagpunta ka na dun before? Oo. So ngayon, parang mas na-enjoy ko lang siya kasi mas madami akong nagawa, ganyan. And nagawa ko lang din. Nabigyan ko lang din ng time yung sarili ko. So, o, diba? Sabi ko sa'yo, campaign is life. O, siya lamit po mo. May pa-family trip ang ano, ang Ate Gemma natin. At saka, matagal-tagal din yun, no? 5 days. Divine. Si Sedi naman, nung campaign, nagkasakit si bakla. So, parang ang na-expect kong, ay, 1 and 2 tong dalawa. Tapos magbabanding to doon. Oh. So, si Bakla, nag-book na lang on her own. Kaya niya naman pala na. Yeah, so, bad na nga si Ate Girl doon. And sabi ko nga, sobrang ganda talaga doon. Parang sabi ko, gusto kong magpatayo ng bahay another! Kasi maganda rin talaga mag-business. Pero, syempre, mahirap naman mag-ano agad. So, magpa-plug yung halaman. So guys, pag nagka-business ako, pupuntahan niyo. Wow, pa. Perfect. Si Chang Abi dati, sa LU yata, nagtayo din siya ng business. Pero isa rin yun sa mahirap, yung kapag wala ka talaga doon. Unless meron kang iba pagkakatiwalaan mo talaga na partner para tulungan ka mag-asikaso. Pero yan, isa rin yun sa ima-manifest natin. Ay, very business-minded ka, no? Anong course mo nung college? Sobrang layo. Education ako. Oo nga, kasi ano kayo, lahi kayo ng teachers. Pero, di ba dati nung business ka, hindi mo na tinuloy muna yung sa business mo? Or meron pa din? Hindi naman siya nawala. Pero, yun ngayon, hindi ako active kasi nga sobrang busy. Lalo last year talaga, hindi ko na siya na-manage. So, ngayon ganun ulit dahil ito, ang volleyball calendar is sobrang ano talaga. Yeah. SEA Games year kasi. So, may mga training camps pa sila, guys. So, that's also the reason why napakabilis lang ng open conference. 1 month lang. So, the last day of the first conference is until March 30 yata para mag-make way sa national team dahil lilipad sila papuntang... Saan nga kayo? Cambodia. Ayan. So, ayan. Nakakatawa mo lang experience ano, sa Siargao. Uy, guys, ganun kasi. Tingnan nyo. Iba yung, nakita nyo habang nagkikwento si Gemma, iba yung fulfillment niya na nafe-feel niyang normal pa rin siya kahit na may mga nakakakilala sa kanya. So, yung ganun ba? Yung space ba? So, ayan, tama behavior. Shower out sa mga taga-Siargao dyan. Mapuntahan nga rin niya next time. Oo, may kakilala ko doon, sabihan mo. Ayan na. O, tiyo mo si Bakla, parang local na talaga doon. May makakilala na siya. Kasi diba doon kami sa Harana. So meron akong na-meet na si Ravy. Ravy name niya. So nag-work siya doon. Tapos fan siya. So buong trip namin sinamahan niya ako. As in bodyguard ko. So nagpa-party-party ganyan-ganyan. Tapos pag may lumalapit, as in harangan niya, ganon level. Tapos isang beses, parang may isang guy na nagtanong, sabi niya, grabe, sabi niya, bodyguard ka ni Gemma. Si Bakla, sakay-sakay. Sabi niya, oo, bodyguard niya ako. Sabi niya, magkano ka, per night? Ay, chismosa! Per night, ganun. Per day pala, sabi niya. Tapos sabi ni Bakla, 20,000? Ang expensive. Ang yaman ni Gemma. Baka diamonds yun, bes. 20,000 diamonds po. Baka maniwala, sis. Wala tayong ganun kalaki. Tapos yun, tumawa-tawa lang siya. Pero grabe, sobrang nakakatuwa yung taong yun kasi kahit, alam mo, super fan siya, parang... Namamanage yung emotions. Tsaka, yes, and
grabe yung alaga niya sa akin. So, yeah, syempre, binigay ko rin naman yung deserve niya. And thank you so much, Ravy. Ayan. So, manonood siya ngayong Feb. Ayan. Ay, pumunta siya dito. O, dahil pumunta siya dito, Mars, ikaw ngayon ang bodyguard sa kanya. Uy, ayan. Sana ma-meet natin si, ano, si Ravy at ano, marami pang mga volleyball players yung masamaan niya din doon. Mas alam mo, daming ganyan. Yung nagsastart sila na fan. Tapos, kapag okay talaga sila sa mga tao na personalities, naging friend talaga. So, ganyan din yung mga naka-close ko dito sa ano, sa Kumu. Ayan. So, ito din, dahil kahit late na, dapat New Year stream kasi to. Kaya lang na-busy din talaga ako. Tsaka naka-break nga si Gemma. Pero, ngayon na ulit kasi ako nag-volley tambay for the busy in life. So, pag nagka-comeback ako, ito nga si Gemma yung guest ko. So, ayan. Dahil 2023 na, ano naman yung biggest change siguro na matuturing mo na nangyari sa'yo the whole 2022? Last year kasi, madaming mga pangyayari na hindi ko in-expect. Like, reveal. Like, yung, sa volleyball career kasi, syempre parang last year, hindi ko naman din in-expect na makasama ko sa national team. Mm-hmm. Kasi medyo late na rin naman na na-announce na kasama. Then, di ba nagkaroon ng EDC, Grand Prix, like, hindi siya kasama talaga sa schedule buong taon. So, parang, hindi ko alam kung kakayanin ko pa siya this year. So, at least, buti na, ano naman siya, na sabi sa amin ng maaga. So, ngayon, parang, ang New Year's resolution, wow. Kapag sa akin, iisa lang talaga, yung hindi ako magre-reklamo sa kahit anong gagawin ko ngayon sa, ano ko, sa 2023 ko. Like, kasi sobrang pagod talaga. Siyempre, hindi mo maiwasan talagang magreklamo sa pagod. So, na-try ko talaga yung best ko na hindi magreklamo. Kasi, parang napansin ko, pag nagreklamo ko, mas lalong bumibigat yung ginagawa mo sa life. Shit, so, parang, gagawin ko na yan. Mas yung effort lang lahat ng mga gagawin ko ngayon. So, tanggap lang. Then, pero syempre, hindi pa rin kailangan pa rin siguro i-balance. Ganyan. Wait, pero, yun nga, actually ako din, relate ako dyan. Lalo na nung nawala ako sa volleyball. Kasi wala akong outlet, wala akong exercise, wala akong, alam mo yun, laging konting, kasi dati na naglalaro ako, kahit ganong kabigat yung problema ko, lagi akong may babalikan na outlet. Diba, girl, namatay nga yung papa ko. Parang nakaya ko siya. Parang the next day, nagtitraining agad ako. Kasi nandun yung, ayun yung nagpapahappy sa'yo eh. Well, scientifically, nagre-release ka ng happy hormones. Tapos, andun yung mga teammates mo, may kausap ka. Tapos, hindi mo mamamalayan yung problema kasi gumagalaw ka. So, nung wala yung volleyball, kahit ganong kalit na problema, naiirita na talaga ako. Tapos, hindi ko na napapansin na ang laki na ng pinagbago ko. Lagi ko ngayon sinasabi kay Kina, shoota, bakit ganito na ako? Parang, ang bilis-bilis ko na mag-quit. Parang, konting ano, ayoko na, balak, ayoko mapagod, ganun. Samantalang before, nung, syempre pag-athlete, diba, nakatrain yung mind natin na, ah, okay, pag may challenge, ito, parang, gagawin mo lang siya, harapin mo lang siya. So, ngayon, alam mo, feeling ko, instrument ka ni Lord, kasi na, gusto ko talaga bumalik dun sa dati. Kaya sabi ko nga sa'yo, pagbalik ko Manila, makikitraining muna ako, ganyan. So, i-absorb ko rin yung New Year's resolution mo. Kasi minsan, hindi talaga natin namamalayan na, hala, yung lumalabas bibig natin, puro reklamo na. Na minsan, hindi mo nga sinasadya eh, na alam mo yon na okay lang naman sa'yo, pero sasabihin mo pa rin, ano ba yan? Ganda na lang. Diba, may ganang factor. Kaya yung conscious effort din talaga na, okay, hindi ako magre-reklamo. Para may wake-up call ka sa sarili mo. Yes. Alam mo, minsan din, hindi kasi din natin parang, wala lang, parang kala natin maliit na bagay lang siya yung pagreklamo. Pero pag napansin, pag nauugalian mo na magreklamo, parang, sanay ka na, tapos hindi siya maganda sa, ano mo, sa system mo. Parang naging toxic ka nang di mo namamalaya. Kasi yun nga yung iniisip ko eh, na parang, kunyari, ako may problema. Hindi naman ako mag-give up dito. Pero bakit kailangan ko pang sabihin yung reklamo ko? May mga ganun talaga. Alam mo ako na ano ko na siya ngayon. Share ko lang. Kasi last week,
pinakapon ko yun. Di ba pinakapon mo? Oo, ito nga sila. May cone sila. Di ba? Ganyan. So, si Milo, guys, pinakapon ko na si Milo. So, so pinakapon ko siya. Tapos, late na kasi siya napakapon. Tapos, medyo nakatulog ako kasi late na, medyo late na nga eh. So, nakatulog ako. So, nadilaan niya yung ano niya. Natanggal niya yung So, hindi ako nakapag-training kinabukasan kasi wala akong tulog. As in, sobrang nag-alala talaga ako. Hindi ako nakatulog, iyak na iyak si Milo, ganyan-ganyan. Tapos, buong week, as in, wala akong tulog. Pag wala akong tulog, sobra talaga yung init ng ulo ko. Yung grabe yung stress ko talaga pag wala akong tulog. Diyan na po nagtatapos ang Valley Tambay. Thank you so much, guys. Pinatulog! Charis lang. Pero nung week na yun, sabi rin ni Ellen, parang, oh, nakaka-proud kasi wala siyang narinig na reklamo sa akin. Wow. Yes, oo, sobrang. Sabi ko, oh my God, sobrang proud ko sa sarili ko kasi nagagawa ko siya. And iba yung gaan sa feeling na yung buong week na yun na sobrang bigat na parang wala akong tulog, pagod, ganyan. Pero hindi ako nagreklamo. Parang na-overcome mo kasi. Oo, iba rin yung fulfillment. Kaya feeling ko doon nang gagaling yung ano, yung sabi mo na magaan na siya kasi hindi ka na. Set. Sige nga, try ko mapagaanin yung loob ko. I-try nyo guys. Okay, mag-try. Ayan na, meron tayong lesson from Maring Gemma. Thank you guys. Pero yun, yun lang naman yung iisang New Year's resolution ko. Next year ulit. Ay, pero hindi naman yung next year gagawa na tayo. Isa-sustain natin yan. Dadagdagan lang natin. Yes. So, tapos at least, kasi minsan, kahit magreklamo ka, may conscious ano ka na, ay, shucks, nagreklamo ako. Hindi kagaya dati na, ay, ginagawa mo lang siya na wala kang pake, di ba? Ngayon, at least, hindi naman yun mapiperfect agad. Eh. Siyempre, it takes time to develop habits, di ba? I think 21 days yata. O, pag 21 days, consistent ka na, habit na yun. So, gawin natin. Ano ba ito? Tinampusa ko, inaakit niya ako dito. Teka lang, be. Nagsistream ako. Kuwawa kayo sila. Ayan. And, syempre, other than that, marami ding mga blessings na nangyari at mga humabol last year. Andiyan ang iyong new house, yung pa-travel ninyo. May merch ka pa ngayon, di ba? Speaking of merch, guys, ang ating top 3 gifters. I-check pala natin kung sino ng mga existing natin. O, si Clark, si Tin, at saka si DJ Spice ang ating 1, 2, and 3 gifters tonight. And in partnership with Day Right 2 Store, gusto nilang magbigay sa ating mga top 3 gifters ng one shirt each at may kasama yung mga photo cards na si Gemma mismo ang nag-sign. So, keep on sending your gifts din po dahil meron na lang tayong 35 minutes left. So, susulitin natin si si Maring Gemma. Ito pala, Gemma. So, na-share na natin yung mga success mo, yung mga changes na nakabuti para sa'yo. Pero, kung may pinagdadasal ka pa para sa life mo, ano yon? Ano pa yung gusto mong ma-achieve? Ano ba? Siyempre, yun yan. Gusto ko pang makapagpatayo ng sariling business. So, hindi ko pa alam kung ano. Pero sana magkaroon ako ng business. And, siyempre, maging successful siya. At lumaki pa. Ganyan. And, wala. Hindi naman din ako masyadong humihiling ng malaki. Pero, gusto ko lang talaga mas sobrang humaba pa yung siyempre yung life ng parents ko kasi siyempre tumatanda na sila. And siyempre, sana lumakas pa ako ng mga hanggang 10 years pa. Yung kung gaano ako lakas na yun. Sana inuusa ko gano'n. Para kaya maglaro. So, diba, nasa ano din yan, nasa alaga din yung katawan. Tignan mo kasi ng ay, sa ilang generations na yung pumasok, andito pa rin siya, diba? Pati si Ate Rachel, Dakis. Pero pagka tinitignan ko sila, isa lang talaga yung common na ano nila, yung work ethics nila at yung pag-alaga nila sa katawan. Ayan. Business. O, kami din. Nagpa-plano rin kami mag-partner kayo tayo. Kasi yung ate ko, nag-resign siya. 4 months na siya walang work. Kaya, alam nyo guys, naka 1 month break din ako sa Kumu ngayon. Sa work ha. Nag-sabbatical leave ako kasi gusto kong
tulungan yung ano, yung ate ko sa pagtayo ng business kasi ayaw niya na talaga mag-work. So, ang iniisip namin, cafe or cafe na spa. Ikaw ba, pagka magbi-business ka, ano yung initial na napupusuan mo? Well, malapit na sa ano ko, sa passion ko. Yung, syempre, yung workout. So, gym. Gym. Parang or, si Ate Rachel Daffy. Oo, gym. Tapos, yun niya, gusto ko talaga sa Siargao, yung magpatay na bar. Ay, wow, bar. Gym, tapos bar. Diba? Gym, pa-party ka. Oo, ganun kasi. Or, oh, mag-gym ka, mag-bar ka muna bago ako mag-gym para suka agad. Oh, pero or what if gym at bar para sexy kapag nakatupis ka sa Siargao, tapos bar para ano, party, ganyan. Ayan, i-manifest natin yan. Yes. Okay. Oh, eto naman, let's talk PVL para dahil malapit na sa Saturday na pang opening. At kayo ay may game, tama? Sino bang inyong? Yes. Sinong kalaban ninyo? Sino kalaban nila? Petrogas. Ah, ay, parang finals agad. Oh, pero very interesting din yan, no? Kasi ang laki ng magbago sa lineup ng Petrogas. On the other hand, sa Creamline naman is very intact. And speaking of Creamline being intact, oh, syempre, what, ang unang question natin, what made you stay sa Creamline? Ano yung biggest factor na, I can't leave, ganon. Ganon ay sena. Hindi, ako, kasi, siguro, mag-share na naman eh. Dami kong ano, share sa life. You know? Deep na like, talaga siya. Masasabi mo talaga sulit yung break nito eh. Masyado siyang deep person. Kasi, since elementary hanggang high school, yung school na pinag-aaral, yung kung saan ako nag-aaral, yun talaga yung, kaya since grade, doon ka na talaga. Oo. As in, nag-stay talaga ako. Nung ilan nung high school, may mga kumukuhang school, pero hindi ako umalis. Kahit may yung magagandang school talaga, mm-hmm. pero nag-stay ako kahit public. So parang nasanay yung, ano ko, nasanay ako na hindi ako basta-basta. Adamson din, nagkaroon na problem sa Adamson. May, di ba, gusto din kumuha, lumipat ako sa ibang school, pero nag-stay ako kahit ang daming problema. So, parang, ganun din naman sa Creamline. Parang, hindi rin naman ako yung tao basta-basta aalis sa isang lugar na dahil lang, alam mo, may problema or ano. Parang comfort zone mo, ganyan. O kaya ako. Kumbaga ako, hanggat maaari talaga, kung kaya kong lumaban kasama yung mga taong to, sasama lang ako sa kanila at lalaban ako. Yun, kahit ang daming mangyayari talaga. Oo, oh, mga talaga. Unexpected naman yung mga. Pero na-curious ako kasi yung mga comment dito sa baba na parang si Ella daw is factor. Do you think factor si Ella or parang sa'yo personally naka-separate naman yung relationship niya when it comes to your professional job? Kasi like for me, kung ako personally, Ayoko talaga ka-teammate yung partner ko kasi parang minsan, lalo na sa mga coach na, well, si Coach Erwin kasi parang ano eh, very yung chill and understanding. Pero pag napunta kayo sa mga traditional na coaches, which is na-experience ko, yung mapunta kayo sa traditional coaches, na parang kahit walang kinalaman yung relationship niya sa mga nangyayari sa team, sabi ako may malas. Hala, bakit kami malas? Kinuha niyo kami dito, sabay kami. Hindi, alam mo yun? So, parang for me, para iwas conflict, mas comfortable ako na hindi ko ka-teammate yun. Pero, kasi sa kanila, sa Creamline, is very healthy naman yung relationship ng lahat. Matagal na sila magkakasama. And mature na din sila. Pero, for you ba, is Ella a factor sa mga decisions mo? Sa paglalaro, Ako, pinag-uusapan naman yun. Siyempre, dalawa kami sa ano sa relationship. So, pinag-uusapan naman yung lahat ng bagay na yun. So, pag ako din, pag may magusto kong desisyon para sa sarili ko, hindi ako basta nagdi-desisyon. Mm-hmm. So, syempre, dalawa kami. So, kailangan ko sabihin sa kanila. And,
gusto kong marinig yung side niya sa mga di sa mga gusto kong mangyari sa life ko. And then kung nag kung magtutugma kami, so doon ako. And lahat naman din ng mga decision ko sa life hindi naman naging conflict sa amin dalawa. So hindi naman perfect yung decision ko, pero basang sa amin lang kung saan kami magiging masaya, kung ano yung makakatulong sa career namin, ganyan. And never naman kami hindi kami nagkakaroon ng conflict sa mga decision namin Kasi si Ella, parang hindi ko siya kilala na on a personal level, pero parang looking at her and sometimes parang hearing her talk, she seems very mature and very reasonable talaga. Na parang, I don't think she's the type of person na, ay, may kumukuha si Gemma. Kapag ka gusto ni Gemma, kapag ka na-feel niya, ito yung best for me, at nag-decide siya na maghiwalay sila sa team, I don't think she's the kind of person na, uy, wag, dito ka lang kasi sama tayo. Diba, parang, baka assuming lang ako. Pero, diba, feeling ko ganun siya. Ganun ba siya? Pa-verify na ako. siya kasi, kung ano lang talaga yung magpapasaya sa akin, kung ano yung magpapagaan ng loob ko, ganyan, yung basta hindi ako magsisisi sa decision ko, yun lang siya. Siya, guide lang siya, binibigyan niya lang ako ng mga, ito yung magiging, mangyayari. Pros and cons, ganyan. Oo, yung mga ganyan. So, ako talaga yung nag-decision, ako yung nag-iisip sa kung anong magiging decision ko. So siya, wala siyang, kunyari kung pangit yung maging decision ko, support lang siya. Wala siyang magagawa doon. Kasi yun yung gusto ko. Mm-hmm. So, yan lang. Lagi lang ako magtatanong sa kanya, okay ba to? Or ito, pwede ba to? So, ganun lang ako. Ganun lang kami ba? Lagi sa isa't isa. Parang okay. Talaga. May guide talaga. Ako sa volleyball. And alam niya, ang Creamline, super love ko. Siyempre, mas noon ako sa kanya. And nakita niya kung gano'n ko ka-love yung Creamline. And gano'n rin, actually, idol niya ako. Oh, Charis. Best, ako talaga magsasabi. Love mo talaga, best yung Creamline. Ako na talaga magsasabi. Nakakaloka. Pero sabi mo, parang super love niya yung kung paano ko maging, kung paano ko as an athlete. Kasi sobrang, yung passion ko sa paglalaro, grabe daw. And, yun, kaya tiwala rin naman siya sa mga decision ko pagdating sa career. Tsaka, alam mo yun, kasi yung Creamline system, hindi talaga siya, especially kapag ka, ayun nga, isa ka sa mga unang players talaga, alam mo yung roller coaster talaga. Uy, Tita MG, thank you po. Yung roller coaster na pinagdaanan mo at parte ka nun lahat, parang ang hirap naman nun na konting conflict lang, ay, wag na lang, ganyan. Pero yung pinaka nakakabilib talaga is, masabi talaga, love talaga ni Gemma ang Creamline. Kasi, alam mo yun, kapag ito very technical lang na, syempre, kapag renewal season, si Gemma isa yan sa mga top valued talaga na player. So, masabi natin na marami talagang teams yung gusto ng services niya, di ba? Hindi lang naman siya marami din ganyan. Si Lamika Reyes, di ba? Nakailang teams na, ganyan. So, si Gemma talaga, it's not just yung loyalty sa team, pero I think, big part ka ng culture ng Creamline, eh, di ba? Lagi natin nakikita yan, pinapanood natin yung Creamline, ba't kaya ang galing nila? Alam mo yun, may ibang teams na magagaling, pero iba yung system ng Creamline. Lagi yan sinasabi sa ng mga fans, sa mga coverage, di ba? And big part ka talaga nung culture na nabuo sa team. Di ba? Kaya isa yan sa mga, I think, nag-hold din talaga sa'yo. Nakaka-inspire talaga si Gemma, sabi ng mga viewers. Yes. Yes, OG daw si Gemma sa Creamline. O, pero siguro, para may, juicy question. Sino na lang daw team yung naging challenge talaga sa Creamline? Kumbaga, syempre, you took your time also para mag-decide. Sino yung nahirapan ka talaga na team kasi, napaisip ka talaga sa ano nila. Ako, wait lang, saan to? Wait lang, sorry. Sa mga nag-offer sa'yo na lumipat, kanino ka pinaka na-challenge tanggihan? Honestly. Ay, yung parang, kunyari lang naman. Kunyari walang Creamline. Kunyari
leave of absence sila. Sino yung team na parang next na feeling mo, ay, mag-fit in ako dito? Okay. Oh, ang hirap tanong. Ang hirap sagutin. Kasi ako, hindi ko alam. I mean, actually, wala. Wala. Kasi, siguro kasi yung... Wala, kasi cream line talaga, as in heart. Hindi mo talaga na-picture yung sarili mo. Alam mo, ganyan din kami dati sa ano. Sa Petron. Kaya kami nagtatanong sa dito, babalik ko ba yung ano, ganyan-ganyan? Kaninong team yung mapagbab, parang, yung mapapabalik ka? Sabi ko, wala. Try, buuin nyo ulit yung Petron, doon lang kami babalik, ganyan. Tsaka yun yung feeling ko na pag binuo yun, lahat ng players na nasa kanilang team, babalik talaga kaming lahat. Yung ako, ganyan. So, may ganun talaga. May team talaga na home at family. Ayan. So, hindi niya makita yung sarili niya sa ibang team. Okay. Oh, pero speaking of malipat-lipat ng team and all that, kaninong player movement ka nagulat na, uy, big move to ah. Sino yung ganun na nabalitaan? Na lumipat? Oo. Ah. Si Ate Dindin. Ate din. Ako din. Akala ko, sinika ko pa siya. Sabi ko, Mar, sa gumantis ka na ba? Sobrang mosak. Kasi parang yung unang lumabas, ano lang, break lang. Sabi niya, hindi, Mars, break lang. Kasuta ka, break pala, ha? Hindi kasi, syempre, tagal niyang nakasama yung charity. Diba, naging, diba, una photo, naging charity ko. So, parang syempre, napamahal na sa kanya yung team, yung mga players doon. So, parang hindi ko lang in-expect na lilipat siya ng ibang team. Siguro, ano na din, para mag-grow din. Kasi iba din talaga kapag sa ibang team ka nakakasama, ganyan. Mm-hmm. Tsaka ibang culture din. Ganyan. So, I think the best din na let ma-try din niya yung ibang team. Ay, tsaka parang... Parang iba rin sa confidence, no? Pagka alam mo na, ikaw yung leader. May pressure, pero more on, ano siya na, kailangan ganito ko. Kasi ate ako dito, eh. May ganong factor na I think, magsha-shine din talaga si Dindin. Compared sa, syempre mahirap nga. Isa yan sa challenge. Alam mo, kaya believe nga ako sa creamline. Kasi nga, kaya nilang mag-gel together kahit na all-star team sila. Kasi isa yan sa mga biggest challenges talaga ng mga team. Na, alam mo yun, na mag-click sila kahit na marami silang star doon. So, ayun, tignan natin kung paano ang mangyayari kay Dindin at saka sa kanyang new team, sa Akari. Ayan. And, syempre, with all the player movement, sino naman sa tingin mo ang team na pinaka nag-improve ang chances ngayong 2023? Ang daming mga lumipat, ah. Si Myla nag-F2. Si Dindid, si Labang, nag-Akari. So, yung pa ba sa Cherry? Bilumipat pa sa Cherry? Si Pongay. Kaya, si Pongay. Oh. Sino sa tingin mo ang naging mas malakas ang chance? Na mag-improve talaga from last year. Kunyari, Akari, medyo ano sila? I think si Pongay. Ponga and Cherry Tigong. Cherry Tigong. Kasi, siguro bago talaga, kasi talagang, sabi ko nga, parang, kapag lumilipat ka kasi sa ibang team, di ka, nawala ka din dun sa comfort zone. So, syempre yung thinking mo, ay kailangan kong mag-improve dito sa team na to, kasi, syempre, iba yung mga kasama mo, diba? Syempre, ayaw mo rin ang ma-elbow, ganyan. So, nakaka-excite na ibang team na yung mga kasama ni Pongay. Okay. Iba rin talaga mag-shine. Kasi yung mga naiwan niyang teammates ay nakasama niya na Ateneo pala. Yeah. Talagang malaking challenge to kay Pongay. Mm-hmm. Tsaka, although ang mga coaches niya doon ay mga coaches niya before nung high school sila, yan sila coach Ian. Pero totoo yung sa system no na mag-gel ka. So very excited. Isa pa nga rin sa intriga ko and nga si Myla kasi syempre for the longest time lagi siya yung sanay siya yung ano, yung leader siya ganyan. So ngayon lang din siya pupunta sa team na for MVPs ganyan. Pero interesting yun kasi syempre F2 medyo
back-to-back nag-fall short sila, ni sila nag-semis, diba, ng 2022. Tapos may Myla Pablo ka na. So, isa yan sa mga abangan natin. Diyan din na puno ang Araneta last time, diba, Creamline at F2. So, tignan natin ang mga pasabog, this PVL. So, again, guys, Feb 4 na po ang PVL. Abangan nyo po dahil may game din sila Gemma dyan. At ayan, meron lang tayong konting mga katanungan. So, reminder lang sa ating mga viewers na ang ating top 3 gifters ang mananalo ng Gemma Galanza shirt with signed photo cards. Tigda dalawang photo cards yata, if I'm not mistaken, yung ibibigay per kasama ng shirt. So, uy, Ate Lali! Oh my God! Ngayon na ulit ako nakakita ni Yamashita after 10 years. Oh my God! Thank you so much, Ate Nali! So, ayan na, nag-showdown na sila. Teka lang po, mag-interview lang kami. Magpalipat na kayo dyan, okay? Nawala na tayo. Anyway, oh, ito pala, Gemma. Kasi, if I'm not mistaken, si Lai ay hindi mo na makakalaro sa umpisa ng 2023 for Creamline. So, with that, diba, meron bang pressure sa'yo? Siyempre, ikaw na yung parang next in line na, oh my gosh, kailangan ba? Galingan ko na sobra. Ano ba yung effect nun sa'yo? And if I recall correctly, nung year na hindi naglaro si Lai, yun yung naging MVP ka. So, manifest natin to. Lahat to pinanifest ko dito so far consistent. Sana, ay, nakulod yung dila ko. Basbasan niyo po sana. Deserve na deserve po. Pero, ayan. Ano yung pakiramdam na may iwan muna ulit kayo at wala pa si Ate Lai sa lineup? Siguro, wala namang pressure din. Kasi, same lang naman din. Wala naman din kasing nabago sa sistema. Ang mahirap kasi, nakaka-pressure kasi kapag sobrang daming nang nabago talaga sa culture ng team, sa sistema na gagawin ng coaches. Pero wala naman din talaga. So, wala namang pressure. And, dyan naman, kahit naman na nagre-recover pa si Adelay, hindi naman nawala yung leadership na nabibigay niya sa amin. So, every time nasa training kami, nandiyan siya na ginaguide kami, sinasabihan kami ng anong dapat namin gawin. So, yun nga, lalo sa akin na parang kailangan ko mag-step up, ganyan. Kailangan kong, alam mo yun, yung leadership talagang kailangan kong ipakita sa lahat talaga sa buong team. Kasi, yun nga, isa na rin ako talaga sa kailangang asahan sa team. So, Tari ng leadership coach mo, Aliza Valdez. Leadership coach. Kaya magaan din sa feeling na hindi ko na feel yung bigat na kung di man siya nasa loob. At least nakikita ko siya, di ba? Mm-hmm. Yun naman din yung ano sa akin, nakakadagdag ng inspirasyon. Wow. Syempre, Aliza Valdez. Taray. At saka, I think one thing din na para hindi mo ma-feel yung pressure na, kasi may ibang teams na, ay, pag wala sa ganito, dapat ako, ganyan. May ganun pressure talaga. Pero I think Creamline is balanced enough para punan, no one can replace talaga an Aliza Valdez. Alam na nating lahat yan. Pero yung parang punan muna habang wala siya, people can do that effectively. So, siguro kaya baka hindi nila napapansin na, ay, wala si Ate Aliza Court. Kasi nagagawa pa rin nila effectively. Yun nga, dahil may ibang nagsistep up para sa on Aliza's behalf. So ayan, dami nagmamanifest. Guys, i-manifest nyo yung 2023 for Gemma. Mga akla kayo. Tulungan nyo naman yung bulong ko. Siyempre, ako naman kailangan. Gusto ko lang, siyempre, mag-champion, ganyan. And yun nga, kasi tinitraining naman namin everyday lahat ng dapat gawin. So dapat hindi na kami ma-pressure lahat. Para na kasi kayong robot, best. Palit-ulit na kayong ginaga, di ba? Parang iba na rin talaga yung muscle memory, lalo na kung ilang taon nyo na ginagawa. So, syempre, all the best to Creamline, lalo na at, syempre, bronze sila. It's still a big achievement, no, yung bronze. Pero, we know that these girls really love getting gold. So, abangan natin ang kanilang pag-bounce back this 2023. Ayan. So, Gemma, bago tayo mag-end, konting-konti lang naman to. Siyempre, ang dami rin nag-request nito. Konting usapang personal lang naman. Mga one question lang to, Charis.
Hindi, ito lang. Syempre, gusto lang din malaman na yung mga fans kung gano'ng kang ka-happy in life, including your love life. Kasi you look very happy. You look very healthy in terms of relationships. Secret ko na yun. Hi, Rui. Pag sobrang nakikita kasi baka... Ah, antara. Basta masasabi ko lang, happy ako. Sobra. To the highest level. The glow says it all. Yeah, diba? Blooming si Gemma. Okay, ano dyan? Yeah. Yes. Hashtag Jella for... Kailangan ko lagi akong inaan po. Ah, ito. Siyempre, dito ko lang din naman matatanong to. Kasi parang yung lasa, nag-guess ka dito. Ano pa, hindi ko binabanggit si ano, si Ella, parang si ano lang. Pero, ito is, syempre, very inspiring talaga kayong dalawa. In fairness talaga, kasi for me, pag nakikita ko kayo, minsan pag ipapasilipin ako sa live, naririnig ko how healthy yung mga usapan, ganyan. So, siguro coming from you, ano yung biggest thing na natutunan mo talaga kay Ella? Ay, oh, may tingin. Sabi ko na nga ba si Ana, andyan sa gilid. Ella, makinig ka, build up ka ni Gemma. Oh, bida ka dito. Makinig ka sa, nakakakilig to. Ako, ano ba? Yung arte. Ako, hindi kasi, alam mo siya, nung nakilala ko siya ba? Ganun. Ano ba? Ayan ang nagbabago yung vibe ba? Lumiliit yung babae. Lumiliit yung boses. Natatawa siya. Wait lang. Hindi ko ano sasabihin ko. Hindi. Bas, simulan nakilala ko siya, mas naging confident ako sa sarili ko. Like, sinasabi naman din niya yun. Like, daw ako mag sumagot, mag manamit, kahit sa paglalaro ko, grabe yung in-improve ng confidence ko. So parang wow. Saan nakakabili ng ganung confidence? Hoy, Kaykal, magbenta ka ng confidence. Gusto ko ng confidence. Tapos ano pa? Nakakainis to. Hindi kasi grabe yung ano eh. Grabe yung support niya. Grabe siyang magbigay ng mga advice, ganyan. Talagang mapapaano ka talaga. Yung parang magigising ka sa katotohanan na, ay, oo nga, ganyan. Deep na kasi siya. Oo, sobrang. Yung sound trip natin. Favorite tapos, mo to eh. Ano siya, wow, taray naman ng kanta. Team song niya to. At saka ano siya, kanila na pag-uusapan namin mga ganito. Ano, oh, diba? Taray. Nag-heart-heart pala kayo kanina. Oo, lang ito. Pero kasi favorite namin mag-usap talaga. Saka sa kanya ako natuto talaga yung makinig talaga. As in, makikinig ka lang sa kanya. At makikinig din siya sa'yo. Kaya siguro mas ano na, mas yung perspective mo talaga malawak na. Kasi ang dami mo nang na-absorb. Kasi magkaiba yun na, na ikaw yung nag-share, ikaw yung nagsasalita. So marami yung na-absorb kasi natuto kang makinig. Oh. Diba? Taray. Ano ba yan? Taray. Eh, nakakabugin talaga si ano, si Ma'am Charo ah. Makikinig ka pala ha. Ella, susulatan kita. Okay, natatawagan. Pag may problema ako, nakikinig din ba si Ella sa iba? Kasi dami kang problema eh. Baka pwedeng tumawag sa hotline nyo dyan. At saka siya yung taong, ano, pipiliin ka niya. Ah! Oh my God, what is that, Jemeline? What is that kind of, ano? Parang kahit ang dami niya nang naririnig sa yung hindi maganda. Oh my God. A teammate. Yan ang literal na teammate.
in, kahit, in life. Hindi lang siya as a partner, syempre, as a friend din. Kahit ang dami niya naririnig sa'yo na hindi maganda. Pero dahil nakilala ka niya ng totoo kung sino ka talaga, mas yun yung paniniwalaan. Oh my God! Yan talaga. Alam mo, nasa vow namin yan na parang... Siyempre kasi ang mundo napakagulo. Maraming demonyong voices around. And alam mo yun, kailangan mo talaga ng partner na kakampi mo. Yun talaga. Sabi ko, kung hindi ako magkakaroon ng ganun na partner, yung madaling ma... ano ng iba. Diba? Parang wag na lang. Kasi kailangan ko talaga ng partner na pag nakilala ko, dun magsistick. Kasi, di ba, sila yung lagi mong kasama. Sila yung nakakakilala ng puso mo. Ano ba yung mga intentions mo. Hindi para mabilis lang pa-change ng kung ano mang marinig nila or what. Totoo. So, nakakatuwa, so, Mars! Ano ba yan? Double date na to. Yun talaga yung nagustuhan ko sa kanya. Oh, guys, don't settle. Makakakita din kayo ng mga ganitong klaseng tao. Yung, alam mo yun, yung ikakaganda ng life ninyo, ikaka... Ayun nga si Gemma, di ba? Ang confidence niya, blooming pa. Tapos, alam mo yun, yung success niya talagang overflowing kasi supported siya by the right person. Kung saan, hindi ko alam. Pero ako sa Kumu, ako nakahap ng true love. Si Gemma sa Creamline. Maganap kayo ng brand niyo, bes. Ano? Makikikumu at Creamline. Ayan. At pero syempre, Gemma, not everyday naman eh, anak tayo ng Diyos. Parang minsan may bad days din sa relationship. Pero how do you deal with, parang anong dynamics nyo pagka hindi kayo okay? Nag-usap pa rin ba kayo? Or applicable ba sa inyo yung rule na huwag matutulog ng galit? Well, hindi pa kami nag-aaway. Hindi pa kami ano yun? Ay, ganun pala. Hindi pa kami nag-aaway. Tampuhan, ganyan. May isang beses nagkainisan kami na so ang ginawa lang namin, hindi namin na-taste yung isa't isa, pero like siguro mga ilang oras kami hindi nag-usap. Ganun lang. Kasi ako naman, sinabi ko rin naman sa kanya, ayoko rin naman na mag-uusap kami, na mainit yung ulo namin. Yes. Kasi mas, baka kung anong masabi namin. So, mas, syempre, hindi mo makakalimutan yung mga nasabi mo. Hindi mo na rin mababago. Tatatak na talaga yon. Kaya, kung ako, magkulong na lang kayo kung mainit yung ulo nyo. Sa kubeta na lang kayo magpalipas. Sino karo na yun? Kasi, di ba? Tapos ako, natulog muna ako. Tapos kumain ako, kasama ko yung parents. Siya natulog lang siya, ganun. So, kasama sorry, kayo. Ella, na-elbow ka. Parents mo kasama, pag di kayo okay. Divine. So, yun. Tapos, after ng ilang oras, naglambingan na kami, ganyan. Tapos pinag-usapan, doon lang namin pinag-usapan nung okay na kami. Yung medyo, yung malamig na yung ulo namin. Tapos okay na yung feeling. Tapos, sabi ko yung, kasi ganito, ganyan. So, mas, naging okay na. Yeah. Sorry na kami sa isa. Kasi mas makaka-communicate na kayo eh, kapag clear na yung utak niyo. Kasi pag hindi, wala. Buo pa, salita niyo. Oh, so, yan ang iiwasan talaga. Oo, ako pa naman din, pag galit talaga, hindi ko nakukontrol din yung... Daan ang nandidilat. Parang maghahanap ka ng karamay, ha? Tinatry ko naman mag-control pag galit ako. Eh, pero ganyan din kami talaga. Kasi ang... kami na pag-aawayness. Ang love kasi, no? Parang ang dali lang niya. Kasi feel mo lang yan, eh. Pero yung respect, Mars, ay lumilipad. Yung respect, pag yan nawala, napakahirap ibalik niyan. May mga nakakausap nga akong couple na napaka-wild nila mag-away. So, Mars, lumilipad. So, sabi ko, huwag ganun na parang shootain na mo now, I love you later. Kasi, ang weird, diba? Na parang, ano to? Ba't magmumurahan kayo? Tapos mamaya, I love you. Ano yun? Diba? Kaya, sana guys, maging ano tayo, advocate tayo ng healthy relationships. Diba? Sana, forever ganun. Yes. Oh, hashtag Jella forever. Manifestation is real. Okay guys, malapit na mag-curfew si Gemma. So, thank you so much po sa mga nagsisend ng guests. Ito naman, Gemma, may mga exciting tayo na ganaps this 2023. Sabi ko, uy guys, pasensya na, hindi natin mapapakanta si Gemma.
pinramis ko pa man sa kanila. Pero feeling ko naiintindihan naman nila. Umuubo-ubo si ate girl. Asya kami si Pon po siya. Okay lang ba na next time na lang? Press 1 naman kung okay lang na next time na lang. Oh, para healthy na si Gemma pagdating ng game nila sa ano, sa Saturday. Pero ayan, marami pa tayong aabangan na pasabog ni Gemma sa 2023. Nako Gemma ha. Ang clue. Ang clue. Ano? Ah! Yeah! Ayan ang clue. Okay. Hanggang dyan na lang po muna. So, ayan, meron tayong 3 minutes para magpa-akyat na lang ng ating top gifter. So, guys, ito na, next time na yung utang namin na ano, na kanta ni Gemma ha, para siya ay healthy naman pagdating ng game nila sa Saturday. Baka siya ay mabinat eh. Pero ayan, Maring Gemma, thank you so much for your time at syempre sa ating napakasayang catch-up. Chill lang to, pero for the chismos tayo dalawa dito. Tuloy-tuloy yung mga ano natin, usapan natin. So, ayan, thank you so much sa'yo. And syempre, sa mga fans mo din na talagang nakakamiss na sa'yo, i-wrap up na po natin ang ating gifting. So, ang top one po natin, hala, si Ate Nali. Thank you so much, Ate Nali. Ang atin pong top 2 ay si DJ Spice at ang ating top 3 ay si Mitz. Wait lang, screenshot ko. So, ayan, I will reach out to you guys para makuha pong inyong sizes para dun sa t-shirt at saka yun yung mga delivery details. Pero Ate Nali, hindi ko alam kung paano papadala dyan sa Canada. Pero sige, pag-usapan na lang natin yan. So, bubuksan ko po muna itong aking window para makaakit po ang ating top 3 gifters. Unahin na natin Ate Nali. Ate Nali, akit ka na po dito para sa photo op. Ayan. Ate Nali, andyan ka po ba? Ayan. Ay, oh, for the Gemma. Hi, Ate Nali! Oh, Ate Nali. Ate Nali, thank you ah. Nag-alarm pa yan si, ano, si Ate Nali para abutan tayo. Thank you, Ate. Tayo po ay ano, mag-picture muna tayong tatlo. Sige. Ayan. Thank you, Ate Nali. Nahabol ko po kasi yung perfume ni Gemma. thank you, Ate. Ingat palagi. Thank you po. Bye-bye. Palitan lang natin itong music. Okay. O, yung top 2 si DJ Spice na. DJ Spice. Kit ka na po. Ayan. Hi, DJ Spice. Hi, Mela. Hello po. Ayan, picture tayo. Hello, from Tech Picture Game. Ah, sorry, picture. Ano po? Ano po sinasabi niyo? From, ano ko, from Texas, pero nandito ako ngayon sa Pilipinas. Makapanood ako ng game. Ayan. May ticket na po ba kayo sa Saturday? Meron na. Ah, ayan. Buti na lang kasi wala po. Wala pong bigay ngayon. Dati meron. Ayan. Enjoy po. Enjoy PVL. Thank you so much po. Thank you. Ayan. At ang ating top 3 and last gifter na papakitin ay si Mitz. Mitz, akit ka na para makapag-picture na tayo at makatulog na si Gemma. Mitz! Mitz! Hala. Hello, Mitz. Check mic test. Andiyan ka pa po ba? Hala. Wala na yata siya. Wait lang. Kung wala na si Mitz, kanya yung t-shirt pero pakitin natin si Alda. Alda, akit ka na ang ating top 4 gifter. Aldo, makit ka na, finalo na kita. 5, 4. After ng countdown to guys, kailangan na natin isara dahil si Gemma po ay may ano pa, karamdama. At maaga pa yan bukas. 3, 2, and 1. Ayan, ayan. Ako sa Ate Nali ulit. Wait lang, wait lang.
ako na lang mag-up for them. Kasi si Mates, friend ko siya, si Ate DJ and si Alda. Si Mates at saka si Alda, hindi sila talaga mag-up. So, oh, pero ayan. Siya, okay yan si Mates. So, yun lang, thank you. Thank you. Thank you, Ate Nali, at sa mga friends niyo po. Yung iba dyan, mga silent supporters. So, thank you so much po. Pero yung top 3 natin, I will reach out to you po para sa inyong shirts and photocards. So, ayan. Gemma, message mo na lang sa iyong Kumu fans na nakitambay sa atin tonight. Hello, JJ Community. Alam po na miss nyo ako. Sana nag-enjoy kayong ngayong gabi. And then, abangan nyo po po ang mga ganap po ngayong 2023. Hindi pa nga magaling ang pano yun, ang boses. Pero, guys, wala kayo masyadong ano dyan, atat. Basta abangan nyo. Yes. Okay. At syempre, makikita na natin siya maglaro. Makikita niyo pa ako sa kumanonood kayo live. But, see you guys and support niyo pong Cream Michael Smashers. Ayan. Thank you so much, Gemma. And good night sa'yo. Good night din sa mga katabi mo dyan. At syempre, good luck sa Saturday. See you soon and thank you sa pakiki. Vali Tambay! We miss you here on Kumu. Thank you so much sa pagdaan. Pagtambay pala. Ayan. Good night, Mars. Thank you so much. Ayan, guys. Magte-thank you na rin tayo sa mga nag-support. Of course, Ate Nali, DJ Spy, si Mitch, si Alda, si Clark, Blake, si Tita MG, si Tin, si May, Eliza, Romy, Miles, Ruby, Pilo Pilot, Auntie Jane, Dada, Choname, Keijo, Job, Job